Halo guys, mukbang. Mukbang sa tirang-tirang nga manok ko. Kung gigisa o kuan. Sibuyas o bawang o sili. Parisan o kubos. Tanghalian at saka hapunan. Kay alas 8 na. Malapit na alas 9 ng gabi. Iba kasi dito sa ano. Pag mag-tripping na silang kaon-kaon talaga. Tapos tuloy-tuloy ang utos. Jer-jer-jer. At saka crispy na ano yun. Wala man akong lasa ang kumain. Pero pinilit ko na lang. Para hindi na malunok. Mag-inartista na po ang lola niya. Hindi talaga maano. Hindi talaga matiis. Kahit tumulo ang luha, kumain pa rin. Naisip ko talaga guys. Kasi ang paso ang anak ko, wala ako doon. Sino kaya ang nanay na ano? Pumaso ang anak niya sa IELTS. Tapos nakatingin ka lang sa video call. Di ba masakit? Halo kasi ang emotion ko. Thank you.
guys. Di kong pigilan. Abusin ko na lang ito. Kinain ko, sayang. Isang kumbos at saka ito. Abusin ko na lang. Alam nyo guys, yung pinsa lang anak ko, wala ako doon. Kasi ilang beses na akong gustong umuwi, hindi pa rin nakauwi. Unang beses yung lockdown. Lockdown dito sa kahit. Yung dahilan yung namatay, yung pinatay yung ano, katulong, nag-lockdown. Ayun na, hindi pala nag-lockdown. Lang, ano, hindi close ang mga makatulong, di ba, ang OFW gi-close, hindi maka ano, makauwi pero hindi makabalik, ganun. Tapos sabi ko sa amin ko, umuwi ako, hindi ko niya pauwiin. Pagkatapos ng Ramadan niya pauwiin, nagkataon na ng COVID, hindi lang ako tuloy nakauwi, di ba, crisis atin. So schedule na ang anak ko ikasal. Pagkatapos na new normal, ituloy na lang ang kasal kasi naano na ang date. Walang kataon na hindi din ako pauwiin sa amo ko. Gusto na akong umuwi. Pero hindi ako pauwiin kasi wala, walang ano dito. Pag umuwi ako, hindi din makabalik. Kasi ayaw na sa gobyerno dito na bumalik ang mga tao. So, hindi ako pauwiin sa amo ko. Schedule na ay kasal ang anak ko. Pilit na lang. Tiis na lang na, ano, pasensyahan na lang na hindi ako atin sa ilang kasal. Yung ano na, yung araw na sa kasal nila, hindi, yung halimbawa, bukas ikasal, yung gabi na yun, hindi na ako makatulog. Hinihintay ko kung ano, ako ang excited. Hindi po na ba, hindi ko maintindihan yung naramdaman ko. Tapos tawag-tawag ng pinsan ko, mahina pa ang signal. Yung nakita ko yung nag-ano, nag-decorate doon kasi sa beach, ang kasal, ang binyo, o diba, parang saya-saya ko. Ay, salamat sa Diyos. Natuloy, sabi ko. Nakita ko yung anak ko na pumaso na. Yun, masaya ako. Yun naman ang bride, pumaso. Narinig ko talaga. Narinig kong kumanta siya. Tapos narinig kong anak ko kumanta din. Kasi grom yung sa akin. Pero hindi ko nakita yung oras na yun. Talagang hindi ko mapigilan. Kasi wala ako doon. Mahirap talaga. Ngayon na. Ngayon na panahon sa COVID, mahirap talaga. Kasi, ilan lang sila doon na ngayon. Pero, pasalamat lang ako kasi nandun ang mga hipag ko. Kapatid sa asawa ko. At saka, kapatid ko. Sila yung nag-proxy sa akin. Yung kapatid ko yun ang nagpuksi sa akin. Yung ipon ko sa kapatid ko. Diba? Kung sino ang nanay.
nakakalilit talaga sa naramdaman ko. Hindi naman yun na nasaktan ako. Hindi ko naintindihan. Umiyak ako, hindi ko maintindihan. Hindi naman nasaktan. Umiyak lang ako sa ano, masaya lang ako na napapad ko ang pangarap kong ipakasal ko yung anak ko. Yun lang ang iniiyakan ko. Hindi ko akala eh, matayanan ko lahat. Salamat ako sa Panginoon na ginabayan niya ako sa lahat na ginawa ko, sa lahat na mga plan. Nandiyan siya lagi kasama ang pamilya ko. Napinsan ko. Pinsan ko nandun lahat sila. Salamat ako sa kanila, kapatid ko. Nagsusuporta sa akin. Busin ko na lang tuloy. Munti na lang. Mahirap kasi kung ikaw lang ang ano sa wala kang katuwang. Mag-isa ka lang. Sinilang nag-abroad ako. Ako na lang ang nag-ano sa mga anak ko. Umiyak lang ako kasi inibis ko yung nakis ko sila lahat. Yung pagkas na kasasaan ako. Wala ako doon. Pero masalamat rin ako kasi nandito ako. May trabaho. Nakasuporta ako sa mga anak ko. Lang. Stay na lang. Konting panahon na lang. Nakauwi na. Pasensya na guys, hindi ko mapigilan. Lumabas talaga ang luha ko. Hindi ko sinasadya talaga.
Pasensya na guys. Makarelate kayo. Lahat ng mga nanay. Makarelate kayo sa naramdaman ko ngayon. Okay, bye-bye.